narito na ang programang tatalakay ng mga napapanahong issue at mga balita. I mean, sagot! Programang sasagot at maglilinaw sa inyong mga katanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. I mean, sagot! Mga lumang suliranin ng taong bayan na lalapatan ng makabago at malikhaing solusyon na mag-uugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. I mean, sagot! At ngayon, narito na at ating makakasama ang masipag na gobernadora ng Ilocos Norte, Governor Aimee Marcos, kasama si Mayor Alfred Romualde sa programang Aimee Sagot! Hi! Magandang morning! Ayan. Kaya nandang natasag energy. Nagulat natin tao rito. Akala nyo, pupuyat-puyat ako. Nakabos. Hello! Magandang morning po sa inyong lahat. Pilipinas, andito naman po ang pinakamaganda sa radyo. Dito sa DWIC. Habang ako'y nagsasaksak ng charda. Dito po sa DWIC. 882. Kaya hello, hello! Good morning! Happy Monday! Happy morning, December 10, 2018. Malapit ang simbang gabi. Ready na ba kayo? Kerian, welcome sa Aimee Sagot. Ako hindi na ako nagsasabi na magsisimbang gabi. Nahihiya ako sa sarili ko tsaka sa mga simbahan, di ba? Sabi ko, tatapusin ko yung simbang gabi. Never kong natapos siya. Anyway, makapagsimbang gabi ka lang ng isang ganda. Okay na yun. Anyway, magandang umaga po sa mga listeners ng DWIC 882. Mas todong lakas dito sa Metro Manila. Ako po si Shalala. Lalong gumaganda. Walang kokontra at walang kakupas-kupas. Ha? 15 days na lang at Pasko na. Nako, naghihintay na rin po ako ng pangregalo sa inyo. Dito lang po sa DWIC. I-care of nyo rito. I-care of nyo. Nakahanda na ba mga regalo nyo? Yan ang kapag sinasabi ko eh. Ihanda nyo na. Wala pa ako natatanggap, ha? wala pa ako natatanggap. Samahan nyo kami sa isang oras na balitaan at balitaktakan tungkol sa iba't ibang issues sa ating lipunan. Caring-care yan. Mga nakikinig at nanonood sa ating social media account. Ayan. At live tayo pinapakinggan at pinapanood sa ating mga viewers all over the world via live streaming through sa Facebook po ng ating pinakamamahal ni Governor Aimee Marcos sa kanyang Facebook page at ng Facebook page ng DWIC. Kamusta naman ang weekends ninyo? Oy, ako yung nakapagsimba sa Quiapo. Grabe. Parang Friday, ang traffic. Doon kami bumabay doon sa pag-akyat ng tulay. Ang hawe, walking na lang kami, walking dal kami. And pagkatapos ng simba, anak ko, iingitin ko lang kayo. Akala ko yung mamunlok doon sa Quiapo, sarado na. Eh, bukas pa pala. Nakuda yung mami na special, tsaka shopaw na special na dalawa. Hulaan nyo kung magkano na binayaran ko. Dalawa kami, yung aking kaibigang taga-ABS, si Janino, yung nagbe-makeup sa akin. 380 lang kami dalawa. Dahil ganun kalaki, oh, sarado pa yun. Dahil. Tapos yung shopaw, ganyan din kalaki. Ning, special talaga dahil. Alam mo, pagdating ko na gawin, parang binatukan yung aking lalamunan. Hindi na ako makakain. Binatukan talaga. Itry niya. So, bless na bless yung aki siyempre. Pinagdasal ko kayong lahat na nakikinig. At lalong-lalo na ang aking amiga. Amiga! Oh, si Governor Aimee Marcos. Speaking of Governor Aimee Marcos, eto po ang mga comments and concern ng ating mga followers sa ating official Facebook page. Ako, baka hindi natin kausap ngayon si Goba, no? Masama na pakaranda at wala na siyang voice. Kasi sumalis siya sa The Voice. Itinodo niya doon. Anyway, mula po kay April Acabal. Hi, April! Sana mabigyan ulit ng halaga ang mga magsasaka at mangingisda. Hintayin nyo sa 2019, ha? Sana maibalik ang Green Revolution, tree planting at masaganan 99 para sa kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Ayan, nakasentro na tayo dyan, April, ha? Sana bawat pamilya ay meron sariling garden. Ay, gusto ko yan.
yan. Para hindi na sila kailangan mamili ng gulay, etc., etc. Busog na, may gamot pa sila as herbal medicines. God bless you always, Governor Aimee Marcos. Ayan, masama ang pakiramdam ng ating mahal na Reyna. Mahal na Reyna, ating mahal na gobernadora. Ayan. Hello, get well soon, ha? Mula naman kay Myra Antonio. Okay po ang mga Marcos para sa amin kasi po dito po kami sa Cavite nagkaroon ng pabahay. Isa po kami sa nabiyayaan. O, kita nyo? Thank po sa mga Marcos. Kaya until now, napaka-support po kami sa inyo. Naka-support po kami sa inyo. God bless. O, abangan nyo. Pagka-upo niya, marami pang ganyan. Parang sa Tatalon. Nabigyan kami sa Tatalon, sa BMA, si Victory, sa Tatalon area, Araneta. Nabigyan po kami doon. Pinaghati-ahati. Kaya ganun namin kamahal. So, dito rin pala sa Cavite. Abangan nyo. Pag nakaupo na siya, lahat dyan mabibigyan kayo. Mula naman kay Magdalena Quezon. Waran name. Magdalena, tapos ang apelido niya, Quezon. Kanta ito ni Anon. Pwede, Magdalena. Nakalimutan ko. Magdalena lang. Alaw. Your presence in the Senate is needed. Go, Aimee. Yan. Upo na siya dyan. Bukas na bukas talaga. Pinaupo ka na bukas. Mula naman kay Natit Tadifa. Oh, yeah. Alam mo na ka, ano yung mga apelido na ating mga netizens. Ha? Ma'am, paano nyo po na pagsasabay ang pagiging single parent sa tatlo ninyong anak at paglilingkod bilang government official? Gusto ko rin itanong to kay ano. Kaya okay, sabihin na ganigaw naman, dahil stress. Pero hindi. Make it a point. Alam niya, sabi niya na kailangan i-check mo muna. Eh, mga anak niya kasi malalaki na. Pero mas ma-okay pa rin yun, di ba? Yung gabay ng nanay, yung i-text mo, tawagan mo, how are you? Pero syempre, sa paglilingkod, ayan, isa pang numero uno yan sa ating mahal na gobernadora / senator sa 2019. O, siya! Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pasubaybay sa ating programang Aimee Sagot. Sa inyong mga katanungan, asahan ninyong lalo po tayong sisikat at maghahanap ng makabuluhang mga solusyon sa mga issue at suliranin ating bansa. Aimee Solusyon. Magpadala ng inyong comments sa ating official Facebook page at sisikapin naming basahin ang ilan sa inyo on air. Kung gusto niyo na pong mapanood muli ang ilang episodes ng Aimee Sagot, mag-subscribe na sa YouTube channel ni Governor Aimee Marcos at balikan ang mga nakaraang episodes ng ating programa at ng Aimee and you. Don't forget to click on the bell button para mas manotify kayo kung may bagong video upload. Also, please follow Governor Aimee's official Instagram account at official Aimee Marcos. One word lang po, ah. Kung gusto nyo makita at malaman ang kanyang daily happenings. Ayan, maraming salamat po. Ako naman po, maaaring nyo sundan sa Facebook, Twitter at IG sa pangalang Walang Kahirap-Hirap Shalala Reyes. Hindi ko na pinalitan, sabi nga ng mga barkada ko, baka nakudami, may mag-hack pa ba niyan? Matakot lang sila dahil yan lang naman ang pangalan kong iniingatan. Lalo yung aking katawan. Aking katawan, no? Ang aking body. 36, 24, 36, Cap C. Yan yung naalagaan ko. Tsaka yung Fesco, oh. Baga ako mabugbog dito, mag-break muna tayo. Pagbabalik pa rin po. Aimee Sagot. Narito na ang mga trending na balita. Okay, nagbabalik po ang Aimee Sagot para sa ating trending balita. Sana maitawid ko ito, ha? O, pero may kaalaman naman ako dyan. Diba, Tito Mon Samson ng Manila Bulletin, yung tropang extra rice. Grabe naman kayo. Tropang extra rest. And happy birthday, Noel Ferrer. Love you. Ayan, yung mga nagbe-birthday po. Mamaya na lang. Ito, importante. Mindanao martial law gustong i-extend ni Pangulong Duterte hanggang sa katapusan ng 2019. So, isang taon pa.
isang taon pa ito, magpapatawag ng joint session sa Kongreso si Pangulong Duterte ngayong Miyerkules, December 12, para mapag-aralan ang binabalak na extension ng martial law sa Mindanao. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, ang mga senador ay magkakaroon ng briefing ngayong araw kasama ang mga top officials ng armed forces tungkol sa security situation sa Mindanao. Katakot. No, sisyokot ako. Yung mga talagang doon na, ay naku, bakit ahaba na isang taon? Kinumpirma naman ni Executive Secretary Salvador Medialdia, ayan na, naku, sorry po, nambubulol ako sa apelido, ha? Nagpadala ng mensahe ang Pangulo sa Senate President at House Speaker na humihiling ng joint session upang talakayin ang pagpapalawig ng batas militar sa lugar. Asa batas militar sa lugar ito ay nakatakdang matapos sa December 31 ngayong taon. Nakay, dalawang extension na inaprubahan ng Kongreso kasama ang suspension ng writ of habeas corpus. Dito ko natakot. Subali sa kabila ng mga extension, nagpapatuloy ang banta ng terorismo kabilang na ang pambobomba sa Sultan Kudarat noong Agosto at sa Basilan noong Hulyo. Ay AFP spokesman Brigadier General Edgar Arevalo, ang extension ay kailangan dahilan na marami pang natitirang mauti followers na nakakala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa pa sa kanila mahigpit na binabantayan ng mga foreign terrorists na nakapagtatag ng koneksyon sa mga local na terrorists. Alam nyo, pag ito tungkol sa Mindanao, mahirap magsalita, di ba? Oo, kasi marami din ako naging kaibigan diyan, yung ating mga kaibigang Muslim, di ba? Ganyan. Pero hindi naman ho sinasabi na buong lugar na ano, ito lang mismo kung saan, kasi kita mo, lahat ng area pala dito, na sisira nila. So, kung decision po na ating presidente na ituloy ito, para din po sa kapayapaan, okay lang, di ba? Kasi, kung hindi naman, kung nagkakaramdam po nila ng gulo talaga, hindi matapos-tapos, i-go na ito, di ba? Kaya lang, mahaba na nga yung isang taon, pero siguro in one year naman, pag nai-ano itong Marshall sa Mindanao, maayos na, ha? Yung mga kaibigan at kapatid natin dyan sa Mindanao, mahal po namin kayo, at kayo, si Senadora Amy Marcos, mahal na mahal po kayo. Kaya, kung ito ay papanatag din po ng inyong mga damdamin, ng inyong mga puso, ang tahimik na buhay at tahimik na lugar. Kasi yan din naman ang gusto natin, di ba? Tahimik tayo. Kung may gumugulo man, hayaan na natin. Pero ang nakakatakot lang dito, yun pa rin, mga bata pa rin. Alam nyo yan, may mga asawa at anak kayo, may mga asawa kayo din natataranta, wala kayo sa bahay, sino nag-aasikaso? Si nanay, di ba? Yung mga bata lang, minsan nakakalungkot, sasabihin nila, wala na kaming school kasi nasira. Hindi na po kami nakakapasok kasi po marami po kami nakikita may hawak ng baril. Yung ganun tipo. Yung mga ganun salita ng mga bata, sana po ay pumukal sa inyong puso na sana tigilan na po natin yun. Pero dito nga, na kung gusto i-extend ni Pangulong Duterte, ipag-ano din natin yan, ipagdasal, sana mas maayos at hindi na magkagulo-gulo. Kasi ibang tao, yung mga inosenteng tao ang kawawa dyan, lalo na yung mga bata. Ganda ko magsalita, no? Parang galing ako doon, di ba? Tatakbo din po ako ng kubad dito. Dito ako talaga tatakbo, diba? At hubad. Pinapasaya ako lang kasi kayo dahil una natin trending balita, nanginig na ako, ha? Pray pa rin po. Kaya mahal po ka namin kayong lahat dyan. Okay. Next natin, infrastructure project sa summer. Hindi maituloy dahil sa patuloy na banta ng mga NPA, ito na naman, kanina, gera, ito na naman, NPA na naman. Ako para ayoko na siyang basahin, mag-line item na lang kaya ako, charing. Pero kailangan nyo pakinggan ito. Kinumpirma ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process na maraming proyektong pang-infrastruktura na nakatakda para sa mahihirap na komunidad sa Samar ang hindi maitutuloy dahil sa pagbabanta ng mga NP. Tapusin nyo na ang hirap na nararanasan ng mga taga-Samar, parang awa nyo na.
please. Sa kasalukuyan, tatlong proyekto inabandon na ng mga construction company dahil sa takot ng mga manggagawa na maipit sa labanan sa pagitan ng gobyerno at ng New People's Army. Hello po, magpapasko. Ayon sa OPAC, humihingi ang mga rebelde ng 10% ng total project cost para sa NPA movement. Kung hindi, sila ay aatakihin. Alright ko. Ang tatlong mga proyektong ito ay ang 71 million pesos bridge construction sa Mutiyong Samar, 114.7 million pesos box culvert construction naman sa Las Navas, Northern Samar, at 192 million pesos roads construction sa bayan din ng Las Navas. Ayan, kaya pala. Ba't sila humihingi ng 10%? Tinanong ko talaga. At sila may, at humihingi sila ng 10%. Kasama ba sila doon? Kasama ba sila doon, oh? Alo, ang lalaki nung hinihingi, 10% na yun. Mag 10% ka lang ng 1 million, malaki na yun. Pinag-uusapan nito, more than 100 million, eh. Asa? O eto daw, pag-uusapan naman nila DPWH Secretary Mark Villar, Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana, at ng bagong Presidential Advisor of the Peace Process, kung ano ang mabuting gawin para ma-implement ang mga proyekto para sa nasabing ituloy. Kasi wala naman din sila, ano, diba? Pero kawawa din naman pala mga construction. Teka, naguluhan din ako sa sagot ko, no? Ano kaya? Bantayan. Oo. Yung mga ipalal, idadali sa bandang Medina, ibigay doon sa bandang Samar. At teka, o konti na lang. Kasi pa, baka mawala na may mga kapulisan natin kasi naluluhan dito sa Maynila. Paano naman dito? Alam naman, lagi may traffic dito. Lagi may rumble. Pero hindi, pag-pray lang po yan. Pag-pray natin yan. Kasi kawawa po ang mga taga-Samar. Sana po tulungan natin sila makaangat na. Maging maganda ang kanilang Pasko at lalo na ang bagong taon. Yun na lang ha. Pag-pray lang po natin na walang mangyayaring gulo at patayan at kung ano man. Pag-pray lang yan. Lunes, pag-pray natin sila ha. Mga nakikinig po. Hello, pretty ba ako? Oo. Bravo. Oh, kaya may sumagot. Yes. Ginagago ko lang sarili ko, diba? Oh, and... Alam mo kasi, dalo back to back naman na malungkot na balita ito. Oh, eto naman. Ay! In fairness, eto ang caring-carry, diba, Gob? Masaya ito. Good vibes. Ikinatuwa ng mga child rights groups ang pagkakapasa ng first 1,000 days law o kalusugan at nutrisyon ng mga Magnanay Act. Ay, love it! Tuwang-tuwa mga child rights group katulad ng Save the Children Philippines sa pagpirma ni Pangulong Duterte noong November 29 sa first 1,000 days law kung saan makakasiguro na mabibigyan ng atensyon ang mag-ina sa early stages of the development ng bata. Ang bagong batas ay naglalayong mapangalagaan ng kalusugan ng mga batang anak mahirap. Yay! At magkakaroon sila ng access sa may kalamidad, ano ba to? Ay, sa may kalidad na healthcare at nutrisyon. Magbibigay ito ng mga programa ukol sa panganganak at nutrisyon para sa mga ina at sanggol habang hanggang 2 taon. Ay, nagwo-walk na si baby niyan. Ayon sa Save the Children, halos 95 na mga bata below 5 years old ang namamatay araw-araw dahil sa mga sakit na dulot ng undernutrition. Dagdag pa nito dito ang stunting na hindi isang racial o genetic na katangian kundi resulta ng talamak na malnutrition sa milyon-milyong kabataang Pilipino. Sana maipasatupad agad dito. Masaya to ha. First 1,000 days law. Ayan, yung mga manganganak, meron na kagad kayong pambudget para sa nutrisyon ng inyong bagong baby. Eh kung halimbawa kambal ang baby, 2,000 yon, 'di ba? One baby, 1,000. Binigyan ko ng problema yung ano, diba? Sabi siguro na ano, nagbigay dito. Tukalo ko naman ito si Shalar. Pinahirapan kami. Oh.
Save the Children of Philippines. Eh kung triplets, 3,000 yon. Hindi, ganun yun dapat. Per baby eh, ang usapan eh. Kung kambal, 2,000 matatanggap ni Mami. Mami, hawakan, huwag magbigay kay Daddy. Baka pitikin. Baka pitikin. Hindi, di ba? Tama ba ako? Di ba, no? Tama ako. Per baby, 1,000. Andiyan na yung milk niya, mga vitamins, di ba? Mga injection, check-up. Eh, kung dalawa yon kulang. Ah, di ba? Uy, palakpakan nyo ako. Sige na. Para mat... Palakpakan nyo ako. Walang pumapalakpak. Palakpakan nyo ako, go. Ay, wala pa rin. Ako na yung papalakpak sa sarili ko. Yes. Ayan, ah, ayan. Ah, sa akin yung narinig to ha, dito sa DWIC 7:24:51 nasabi ni Shalala, per bata 1,000, pag kambal 2,000, pag triplets 3,000. Oh, ayan yan. Meron ba na, ay meron lang nanganak na quintuplets, pinapanood ko sa ano, sa cable. Diyos kong kita mga bata, 5 quintuplets. Oo, ang pogi ng tatay. Alam mo kung bakit ko pinapanood? Ang pogi ng tatay. Parang Chicken Dale. Pag 5, 5,000. Oh, diba? Bigyan nyo rin yun. Bigyan nyo rin yun. Ayan ha. Pero masaya ito, mga nanay ha. Yung mga magka... Paano ito? Paparehistro ba sila? Halimbawa sa hospital... Ay, pag nanggaling sa hospital, eh, kukuha yun ng 10%. Ibigay nilang diretso kay nanay, no? Kasi pag nangyabigay sa, ano, hindi ho lahat ng hospital, ha? Meron ho kasing hospital, pinipitik. Pinipitik, oh. O, eto na, bago tayo magpitikan. Dalawang empleyado ng BIR, huli sa pagpuslit ng 2,000,000 piso. Aba, pinaghatiin ng 2 sira ulo na ito. Sa isang report, inaresto ang isang opisyal at isang kawani ng Bureau of Internal Revenue dahil sa salang extortion o pangingikil ng 2,000,000 piso mula sa isang kumpanyang hindi pinangalanan. Nangyari ang panghuhuli sa BIR building sa Intramuros mismo noon lamang Biyernes, kasama ang Criminal Investigation and Detection Group, timbog ang isang revenue district officer at isang examiner na take note na parehong babae. Girl, buti wala nakalagay na badding, kundi kasiraan na naman sa amin yan. Dalawang girl. Ayon sa CIDG, ang una pa daw plano ng dalawa ay ibibigay sa gobyerno ang 500,000 pesos at paghahatian ng natitirang 1.5 million pesos. Nahaharap ang dalawa sa kasong direct bribery. Muntari ng mga ate ko, ha? Ba't ang dami nakuhuli mga babae sa ano, sa custom, no? Sa BIR building, no? No, para mga babae nahuhuli. Hindi ka naman sinasabing masasama ang mga babae, ha? Kasi lalo na pag, eto, kung nabuntis ito, kung buntis itong dalawang to, huwag niyong bigyan ng 1,000. Wala sa kanila yun, kasi pipitik sila ng 1 million, eh. Bibigyan niyo pala 1,000. Huwag na. Diba naman? Grabe kayo. Alam niyo, sinisira niyo yung image nating mga kababae yan, ha? Nasisira tayo. Ito yung message. Tawa ng tao. Sinasama ko sa sarili kasi wala dito si Gov. Diba? Siguro si Gov nagising. Tawa lang siya ng tao. Loka-loko to siya. Lala. Hindi, diba? Alam mo, marami kong kakilala kasi marami kong kaibigan sa Tayuman. Dito daw talaga, dahil talamak. Yung mga building daw dumalapit sa Baseco. Dahil mga pag-aari daw yun ng empleyadong kumikita lang ng ano, yung normal na budget, mga 550 yata, 45 per day. Nakapagtayo sila din ng building. May kakilala ng embarkada ko. Ning, nagpapatahi sa kanya. Pang araw-araw na bit, bistida, iba-iba day. Tapos ngayon, lost na siya. Kinulong siya. Hindi sabi na kaibigan, friend, nalungkot ako kasi ang laki-laki niya magbayad.
meron doon. Meron pang convenience store yung iba dahil. Magkakaroon kayong convenience store? Pangkaraniwang empleyado lang naman kayo. Oh, meron doon dahil may mga baboyan, manukan sa probinsya, bumibili na ektarya-ektarya ngayon, behind bars. Nakaganon sila. Oh. Palabasin niyo po kami. Ah, karing dahil hindi kayo palalabasin, nahalata kayo. Pero itong dalawang babaeng ito, dapat ito ikulong agad, no? Ang daming ganyan kasi. Yung mga truck nga dyan, di ba? Yung mga pulis, yung MMDA, harangin sila, give love, tanggap na may mga MMDA. Pumunta po kayo dun. Sabi sa mga kapulisan, pumunta kayo na madaling araw, ang daming bigayan dun. Diyos ko, sinabi ko talaga sa oras. Si Den natataranta, baka ako'y bugbugin dito. Hindi, kilala nila ako dun. Nagpa-show nga sila dun. Ako nag-host eh. Oh, ginibilab pa ako. Sabi ko, oy, syala natuwa kami sa'yo. Oh, ano yan? Pang ano mo, pang gas. Ay, 1 quid, 2 quid. Oh, sila lang yan ha. Anyway, hayaan mo na yan. O, eto naman. Oo nga, natapos na pala. Nag-chika pa ako ng chika. Mag-break muna tayo, di ba? Tumpak na oras. Alas 7:30 and 27 seconds. I'm me. Sago. I'm me. Sago. I'm me. Sago. I'm me. Sago. Ayan, nagbabalik pa rin po ang I Miss Sagot. Hi, Gob. Drink ka ng medicine, ha? And drink a lot of juice. Diba? Ay, ito ang maganda pag umaga. Mag-showbiz muna tayo dahil ang ating pinakamamahal at Pinoy Pride Lega Salonga first ay maging Grammy nominee. Ay, congratulations, Lea. Tuwang-tuwa ni binalita ni Lea Salonga ang kanyang pagka-nominate sa Grammy Award. Ang multi-awarded singer at actress ay first time manominate sa natatanggang gantimpala para sa mga recording artists. Kasama si Lea sa nasabing nominasyon sa kanyang Once on This Island album. Kasama niyang kanyang ibang cast and members bilang Best Musical Theater Album. Ay, congratulations. Siyempre, kahit ano dyan, bida dyan si Leia sa nasabing musical. Ginampan na ni Leia ang role na Erzuli na siyang Goddess of Love. Ay, gusto ko yung Goddess of Love. Siya, sa isang Instagram po, sinabi ni Leia, "So thrilled to share this with my island family at and that at 47 years old, one can still have a first." Ay, gusto ko yan. And speaking of nomination, eto lang ha, kasi marami nangungulit sa akin. Eto na po, naglabas na po ang Golden Globe, ang first award na ilalabas sa Amerika po. Inaano ko lang kasi mga barkada ko, mga bading. Sino-sino daw ang nominated for Best Motion Picture Drama, Black Panther. Action ito, no, pero gusto ko yun kesa dun sa Infinity War. Na yung Black Panther, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, In Billy Street Could Talk, and A Star is Born. Yay! Nominated for drama. For musical and comedy naman, Crazy Rich Asian. Yes! Kahit nakakatiting lang ang role ni Christian, ha, in fairness. The Favorite, Green Book, Vice, and Mary Poppins Return. Eto na. For Best Performance by an Actor in a Motion Picture Drama, Bradley Cooper, A Star is Born. Ay! Willem Dafoe at Eternity Gate. Lucas Hedges, Boy Erased. Rami Malek, Bohemian Rhapsody. Panalo ito. Pustahan tayo. Panood nyo. Ganda na. Galing niya. John David Washington from Black Klansman for Best Performance by an Actress in a Motion Picture Drama. Nako. Ito, napanood ko yung The Wife. If ever, et, bak, sa dami ng nominasyon ng babaeng ito, baka makuha niya na yung award. Si Glenn Close. Ang dami niya ng nomination. Pati sa Oscar. Tapos, makakalaban niya Nicole Kidman. Ito si Nicole Kidman, yearly na lang. From Destroyer, Melissa McCarthy. Ay, panoorin ito na sa BD na yung
Can you ever forgive me? Ang galing niya. Rosamund Pike, A Private War at Ladies and Gentlemen for the first time. Nominated for Best Performance by an Actress in Golden Globe. Lady Gaga, A Star is Born. Ah! Umalakbon. Umalakbon mga bakla. Pero matindi kalaban niya si ano? Si Glenn Close. Baka ibigayin kay Glenn Close. Ito naman, Best Performance by an Actor in Motion Picture, Musical or Comedy, Christian Bale, Vice. Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Return. Viggo Mortensen, Green Book, Robert Redford, ang Sean Dana, The Old Man and the Gun. Okay, ito mo pati title. John C. Reilly, Stand in Line for Best Performance by Actress in Motion Picture, Musical or Drama, a Comedy. Emily Blunt, panalo to, Mary Poppins Returns. Charlize Theron, Truly. Constance Wu, Crazy Rich Asian. Oy! Nominated si ate. Elsie Fisher, 8th grade. And Olivia Colman, The Favorite. Ayan. Yan lang po yung mga impos, yung mga perform, yung malalaking award na ibibigay sa ano, Golden Globe 2019. I will be there. I was invited for, ano, magbigay ng nominees. May naniwala ba sa akin? Parang wala. Okay, eto ang kapinapaniwala. Global Filipino Pinay Computer Engineer, Director ng Video Algorithms para sa Netflix. Iba ka, te. Tinalbugan mo ako. Tinalbugan ako. Proudly Pinoy si Ann Aaron, isang Pinay engineer na siyang Director ng Video Algorithms na sikat ng streaming app ng Netflix. Nabuksan mo ba to? Ah, maganda siya. Tama ba yung pronunciation ko? Algorithms. Ah, Netflix. Hindi ako mapagbukas dito. Nanonood ako ng Netflix pero hindi ko alam yung ganyan-ganyan. Bilang team leader, sinigurado ni Engineer Aaron sa lahat ng 137 million subscribers ng Netflix ay makakapanood ng kanilang paboritong pelikula at TV shows sa pinakamagandang kalidad ng video. Mas malinis pa ito sa bago. Ay, so siya. Si Aaron ay graduate ng Philippine Science High School na kumuha ko ng exam test doon. Ming, bagsak ako. Parang out of 100, parang 30 lang na sagot ko. 30 lang na sagot ko. At mula ron na ay mahilig na raw siya sa science at computer engineering. Kaya naman ginusto niya maghanap ng paraan para ma-excel ang kanyang hilig. Nakapagtapos siya ng PhD in Electrical Engineering mula sa Stanford University. Kapareho nung ba ang magsasaka, no? Yung anak na magsasaka, no? In fairness, ayon sa kanya, I try not to dwell too much on the fact that sometimes I'm the only woman and the only Filipino in the room of engineers. It is hard being part of minority in the tech industry, but it won't be to my benefit if I let the get it on the way of doing my best in the field that I love. Oy. Nag-iisang babae sa group. Galing-galing mo, te. Congratulations. Ikaw na. O, eto naman. Pakinggan mo ito, Gov, ha? Habang ikaw ay nagpapagaling. Get well soon. See you soon. Eto po yung mga comments natin sa ating mga followers. Galing kay Gilbert Nankil. I just hope to see you in the Senate right after the election to serve you term, Boss Madam. Ano po ba ang mga bagay na una niyong bibigyan ng pansin pag nakaupo na kayo? Sa dami na binibigay niyo. Oh, lahat yan. Susunod-sunod rin niya na yan, ha? Unang-una sa magsasaka. Damdam ko yan, ha? Kasi kanin eh. Rice. Ayon naman kay Lynn Ucon, linguist talaga itong si Amy. Cool. Ilan po bang language ang alam po ninyo? Ay, actually, ako nagtuturo sa kanya ng ibang lengguahe. Yes, oo. Yung mga British accent, ako. Ako talaga. Mula naman kay, maraming alam si Gova, no? Anyway, mula naman kay Rowena Cantera Ramos. Good morning po, Ma'am Amy at Shalala. Buti naman binanggit mo, te. Friend na kita for life. Marami pong sumusuporta sa inyo sa pagtakbo nyo sa Senado para guminhawa naman ng Pilipino. Correct ka dyan na may malaking check. Oh. Maraming salamat din po, Shalala, sa pagpapag-good vibes ng inyong tambalan sa amin. Thank you very much, Rowena Cantera. And I
Thank you. Oh, kita mo yan, ha? Paulit-ulit. Ang sabi naman ni Val Figueroa, listening to you while driving sa matraffic na S-Lex. Uy, ingat ka, Val. Ha? Tingin sa... Loka naman ako. Pasalamat. Pero tingin ka, ha? Sa dadaan, ha? And monument. Ingat. Sira ulo ako talaga. Tinasa ko talaga the drives. Ayan. Gusto nyo mag-showbiz muna ako. Ano ko, marami kong baon. May nakakalungkot pero may nakakatuwa din siyempre. Ganyan naman din. Pag Lunes gawin natin masaya tapos bawian natin ang lungkot. O, eto naman. Eto isang masaya. Ipinagdiriwang ni Isaac Guerra at Lisa Dino ang ika-apat na anniversary nila bilang mag-jowa nung Sabado, December. 4 years na pala sila na lagi ko nakikita kumakain sa isang steakhouse sa Kamuning. Mura yung steakhouse nila doon. Daming kumakain. Nung isa dadaling ko doon. Ano ba? 198. Ganong kalapad siya dahil. Naubos ko. Masarap kasi. Tibon. Ayun, kapumunta kayo doon. Ano ba? Anak ko, nakalimutan ko yung pangalbas at along Kamuning. Day, pumunta kayo ang mura. Nakikita ko itong dalawang ito. Masaya sila. Normal na tao. Yun ang gusto ko eh. Anyway, sabi niya, isang mahabang mensahe ang pinost ni Ai sa kanyang Instagram. At eto, dahil sa iyo, natuto ako magpantalon tsaka magbalat na sapatos, magsuot ng coat, long sleeve, necktie at bow tie. Dahil sa iyo, parang kanta ito ni Inigo, natuto akong maka-appreciate ng fine dining at kumain na maanghang. Dahil sa iyo, mas naging mabait ako, mas nabawasan ang pagiging pang-asar. Dahil sa iyo, napilitin akong tumayo sa kama at lumabas ng bahay. Statement. No? Ang ganda. Dahil sa iyo, dapat yung mga tugtog na ganyan. Diba? Ang galing-galing naman eh. Congratulations. Happy anniversary. Ito, dalawang malungkot na pangyayari sa ating mga beauties. Kasi naman sabi ko sa kanila, ako na lang ipadala. sa Miss World 2018, nanalo po ang aking amiga, oh, si Fonse de Leon, na Vanessa Fonse de Leon ng Mexico. Siya po ang tinanghal na Miss World 2018. Ito po ay ginanap ang coronation night nung Sabado ng gabi, December 8 sa Sanya, China. Oo, hinahanap ni ating kandidata, talo siya. Hindi siya pumasok sa 30, top 30. Semi kasi top 30, eh, di ba? So, hindi po siya nakapasok doon. Ayan, eto. Tapos, sa national naman, ang ating kandidatang si Jessa Huelas, lost din. Lot de Leon silang dalawa. Ang danula nalo rito si Valeria La Torre, pero daya taga Puerto Rico. Oh, di ba? So dalawahong luha ang beauty queen. Sabi siguro mo bakla, nakalo ko to siya lalag. Oh, luhaan sila. Kaya ito tensionado dito sa Catriona Gray. Kasi isang buwan lang sila eh, puro December 2 eh, di ba? December 2 eh, tapos 17 na ang Miss Universe. Eh, sinasabi nila magiging next Miss Universe daw si Catriona. Pero na yun ang pinakita yung top 10, nasa number 3 lang siya, number 3 or 4. Ang gaganda ng kalaban. Ninyong Vietnam, nasa number 2, ang iksi ng buhok. At yung ano, yung, di ba ang ating South Africa, yung winner natin, yung South Africa, number 2, mulata. Oo, mulata yung kulay. Naku, Catriona, galingan mo ning para mabura yung ano, mawala yung sumpa. Mawala ang sumpa.
mula ko na, mawala ang sumpa. Ayan. Oh, anyway, oh, eto naman, matutuwa kayo. Oh, maiinis yung iba. Maiinis yung iba. Jay Manalo, may 12 anak sa 6 na babae at may 2 ng apo. Eto, nasa salubong ko ito sa bandang Tondo. Masaya siya. Pero yung ngayon yata, eto na yung huling babaeng aanakan niya. Aanakan niya! Pero ha, naku Jay, ha, tama na yan, ha? Tapos sabi niya, ayaw na raw magpa-sexy kasi kailangan niya pa daw mag-gym. Mm-hmm. Speaking of pagsasama, ayan, eto, naku, tinanong na naman si Sanja in this one, my friend, I love you. Mabait siyang batang yan. Sa kalagayan ng relasyon nila na kanyang dating asawang si Timothy Tan na nag-birthday kamakailan. Ang gwapo na asawa niya, dahi. Ang pogi. Nung nakita ko nga, sabi ko kay Shine, Shine, tahiran ng asawa mo. Ang pogi. Grabe yung asawa niya. Mm-mm. Kasama si Sunshine sa MMF entry ng Rainbow Sunset. At yung kasama po sila Tita Gloria Eddie Garcia. Ayan. Sabi niya, ito yung sinabi ng ate kong maganda. Ayan. Ayan. Ah, sabi niya, hindi ko po tinatanaw balang araw. Malay mo, hindi naman po natin masasabi. Pero kahit na ano mangyari, ang mga anak ko, ang kasama ko ngayong Pasko. Pero ang sweet nila, hayaan mo na si Mami Doty tuwan-tuwa. Eto, isang masaya pa rin. Warner Brothers, in re-teaming with Crazy Rich Asian director John Omchua, gagawin ang life story ni Arnel Pineda. Yay! In fairness! Winner! Kita mo, ganda ng Monday natin dito, no? Nang siya yung lead singer ng Journey, yung tagal na, di ba? Alam mo, nakikita ko yan sa ano, taga Pampanga pala ito, kaibigan to ng aking Dr. Noel Laksamana, yung nag-opera po ng mata ko. Ang dami nagsasabi sa kanila, dati ho, talaga yan ang nakikita ko. Ano na, bionic ay na ako dahi, pinalitan na yung loob. Oo. Pati utak ko yata, kaya nahihilo ako. Dr. Noel International Eye Center sa Robinson's Pampanga. Punta kayo doon. Diyos ko, pag iniyakan siya ng matatanda, nililibre niya na lang. Mabait siya niya. Okay. Meron pa, hindi pa ako nauubusan ng mga ano. Ay, malungkot ito. Then, kasabayan mo yata ito. Namatay na po o pumanaw po noong December 9 ang former actress, sex symbol Alona Alegre sa edad na 70 years old. Ito po, kinimpirma po ito ng kapatid niya, si Kuya Philip Salveto. Pero hindi po sinabi ang dahilan ng pagkamatay. Ang ganda ni Alona Alegre, di ba? O, kasabayan mo din na 70 years old. Si Raul. Raul. Kita mo naman, oh. Ang ganda-ganda, oh. Pakita ko yung picture. Oh, ayan, oh. Ayan po si Alona Alegre. Ang ganda niya pa, oh. Oh, na? And, kinakamusta ka nga, then. Yan po yung ating mga showbiz balita. Nako, marami pa yan. Pero mamaya, magba-blind item tayo. Okay? So, magka-commercial break ba tayo? O dire-diretso na to? Diretso na tayo? Ah, diretso na! Okay. Blind item. Nako, isang kaibigan ko from the Tayuman, Tondo, may na-meet siyang lalaki na nagtatrabaho sa isang burger stand. Nagwapuhan siya. Oo, syempre, mga bakla, di ba, ganyan. Chinika-chika niya, lagi daw siya bumibili ng burger doon. Hanggang sa sinabi, sabi niya, bakit malungkot ang mukha, may ang gwapo-gwapo mo? Kasi po, naaawa ako sa nanay ko, ang dami-dami pong gastos. Ah, talaga, wala bang tumutulong sa inyo? Ako lang po. Sana po, ay, sabi niya, di ba kakaibigan mo si Shalala? Sabi niya, opo, pasabi mo po, yung tita ko, na singer, hindi man lang po kami binibigyan o binibigyan ng suporta. Nakatira yung bata sa tabi ng riles. Mm-mm. Ang kilalang singer po, international singer siya. Oo, na madaming datong. Ni minsan daw po, hindi sila nakatira
tiningnan doon. Yung mami niya, kapatid ni Singer. Na, eh ano ba naman kinikita niya sa ibang bansa o dito, diba? Ang laki-laki. Ni hindi man lang niya daw po mabigyan yung pamilya. Eh, minsan daw, nagkita sila sa isang show, pinuntahan daw ng nanay at saka ng pamangkin. Sabi niya, balikan ko kayo to, hindi na daw binalikan. Kaya itong si bata, hindi nag-aaral, nagtatrabaho sa burger sa nakakalungkot, no? Pero ayaw ito sabihin na aking kaibigan kasi kaibigan niya, close niya. Sabi ko pa, sabi mo naman, alam niya na may lugar, sarilis ng tren sa bandang Tayuman. Di ba doon? Doon nakatira yung pamilya ng kilalang singer na girl. Sige na, paabot nyo doon, ha? Anako, kaya nagulat yung ano ko, nabigyan doon ng barkada ko ng 500 yung bata. O bigyan yung pambiling bigas. Nako, kung pwede ko lang sabihin yung pangalan mo rito, te, kayo alam, baka awayin ako, di ba? Hindi, sasabihin ko lang pag nakausap ko siya, pag nakita ko siya, uy, may pinapasabi yung pamangkin mo na nakatira sa rilis ng tren. Bigyan mo naman ng suporta. Ayan. Yan lang pong ating blind item. Na nalungkot ako. Nalungkot ako talaga, di ba? Pinil ko lang siya. Pinil ko lang. Anyway, ipromote muna natin yung IME and You on Net 25 Saturday po yan. Alas 5 ng hapon hanggang alas 5:30. With replays every Wednesday, 7:30 p.m. Ang topic po this week, technology. Ay, hindi ako pwede dyan. O, yan. Ay, dapat pinagba-blind item ako. Natapos ko na nga po yung blind item. Ako, eto na. Wait lang. Diyos ka, mga bakla talaga, natataranta sa blind eye. Ay, wako say, sinabi niya tama. Now, erase. Maka anymore, remember, ma-send ko sa iba. No? Ako pa, yugalita. mahirap na. O, eto naman, ang message ko kay Catriona. Pinag-message ako talaga kay Catriona. Beauty queen. So anyway, thank you. Fight ka lang, Day. Ha? Huwag kang mag-ano. I-feel mo na winner ka, pero huwag kang mag-inarte. Diba, no? Ayusin ang paglalakad. Ayusin ang pagsasalita. Ano mo doon? Gumawa ka ng eksena sa best in longgang. Tumambling ka, Day. Mapapindi. Diba? Pag nandoon na eh. Sa stage mismo, na-feel ko yun eh. Nung sumali ko dati, ang hirap pa yung takong ko 6 inches, dai. Nadapa ako sa tension, hindi, ganun talaga lahat. Pag mismong actual at live na po ito, December 17, 8 a.m. sa cable, at sabihin na natin sa ABS din yung live. Pero mauuna ng 15 o 10 minutes yung sa cable. Bago dito ng live. Ipagdasal na lang natin siya. Na sana manalo si Catriona kasi yung dalawa na banggit ko, wale. Hindi malang pumasok sa semi, top 30, wala. Naku, pag uwi ng mga yan, wala. O, speaking of beauty queen, oo, sige, ito i-sample ko rin, blind item ko na. Beauty queen din siya. Pasensya na po sa mga kumakain, ha. Meron isang special show guest siya. Eh, hindi naman siya kumakanta. Magsasayaw siya. Yeah! Magsasayaw si ate. Rehearsal. Ang simplicity lang ng steps. Simpleng-simple lang. Maganong-ganong lang. Ate ko, pak! Oh, diba? Ikot lang. Liyad. Oh! And the height. May lifting. Ah! Eh, dahil malaking babae siya. Beauty queen eh. 5 ang nakasalo na kanyang puwitan. May mga ganyan. Okay na. Yes. Okay. So, eto na ang event. The moment. Eto na siya. Yung mga kamanag kumakain. Huwag kayo galit, ha? Eto na. Yan. So, rehearse na. Stage. Ay, perfect si ate. Lalo na sa lifting. So, eto na. Pinag-itayin na. Oh, ma'am, papasok pa kayo kasi special guest po kayo dito, ha? Ano siya? Siya lang yung tangi artisang guest doon. Magchichika siya right after the dance.
eto na. Rehearse pa rin. Naka-outfit ang lola ko. Kaya ganda-ganda. Kurbang-kurba yung katawan. Okay. Please welcome the beauty queen. Tugtog dahi. Pak! I love you. Yeah! O, ganun na. Ending. Lifting. Toot. May gumawa. Sabi nung mukha mo ko dyan na country. Gumanun na. Ay. Nakagulim na dance. Nag-capture ng camera yung mukha nung apat kasi nag-toot si Ad. Tapag na. Pasensya na kayo. Hindi ko na mairaos ito. Pasensya na kayo. Masakit kasi. Alay ko. Pasensya na kayo. Masakit kasi yung channel ko. Alay ko. Oo, dahil nakangiwi mga ano. Siyempre, palakpakan yung mga tao. Hindi nila alam ang nangyari sa dance. Ayun na. Sino siya? Pamaya ko nalang sabihin din, ha? Oo, di ba? Nakaganda yung mga dance. Isa doon talaga. Tama. Nakataas silang ganun, oh, Dan. Pumasok sa bibig. Ayaw ko na. Masakit sa bungo. Aray ko. Sumakit ang dibdib. Pumasok sa bibig nun, tsaka sa butas ng ilong. Iapit na hilong-hilong pagkatao. Sorry guys. Masakit kasi yung tiyan. Ay ako. Nababaloy siguro yung mga tao. Goma, pinapasaya ko lang para masaya ka, mawala yung sakit. Ako sa ichichis na, sino yan? Gagaling niya. Ako baka kaibigan mo yata. Anyways, tumungo na tayo sa ating hugot lines. Pinagtagpo kayo ng tadhana, pero hindi kayo itinakda. Wow. Yun lang yung pagtatagpo. Pag nagtagpo kayo, gumawa na kayo ng paraan. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Binigay ko naman lahat sa kanya. Yes! Pati bubong ng bahay. Yung yero. Bakit wala akong natanggap? Ay. Binigay ko na lahat sa kanya pero wala akong natanggap. Ay, meron naman. Love, oh! Magpapahula nga ako sa mga chismosa. Minsan kasi, kahit hindi pa nangyayari, alam na nila. Ayoko sa bahay namin, nagkukutuhan pa sila. may mga lista pa at kuto. Okay, oh, eto naman. Ang pag-ibig parang exchange gift. Nagbigay ka ng regalo na halagang 100 pesos. Ang natanggap mo, pang 20 pesos lang. Gaya ng pag-ibig mo sa kanya, binigay mo lahat, ibinalik sa iyo, halos hindi mo naramdaman. Oh. Paano ako magregalo, pinakamaliit kong gift, ha? Take note, hindi ako siya nagyayabang, ha? Ang pinakamaliit kong binibigay na gift, nasa 2,000. So, manating yung technique. Kala niyo, bibigyan mo siya. 200. 2,000 talaga. Ah, natapos. Hindi ko makamubuon kay Beauty Queen. At natapos ang programa po na isang oras ng ating programa. As usual, visit nyo po at like ang mga social media account ng ating mahal na senadora / mag-gobernadora Amy Marcos sa kanyang official Facebook page, YouTube channel at syempre ang Instagram account for more updates. Abangan nyo po ulit ang Amy Sagot sa Webes. Dito lang sa DWIC 882 alas 7 hanggang lang alas 8 ng umaga tuwing Lunes at Huwebes. Ayan, ma-traffic, ingat. May pasok pa ibang school, yung iba wala na. Okay. Susunod na po ang mas magulo sa akin. Mas marami silang salita. Ako nag-iisa lang pero bongga sila dahil sila ang karambola sa DWIZ. Woo! I mean, sagot, 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 sagot.